This one walang kakupas-kupas, 70k pa din. So nasa upper class pa din to. 70,000 guys. Pila ba ibalik yan? Ano yun, ma'am? Hey guys, welcome back to another Penzilla video. For today's vlog, we are here at Island City Mall. So they have the Plantorama, guys, na mention ko in our past videos na ito ay series of plant expos here in Bohol. Meron talaga kaming gagawin dito sa mall, pero dahil nadaanan namin to, might as well share it with you kasi nakakita ako ng mga babies na Florida Beauty, guys. Pero itong mga ganito, sure na nabuhay kasi meron ng mga shoots na lumalabas. Or I don't know if shoots ba yan or new leaves. Basta yan guys, buhay na buhay na. They range from 3,000 to 4,000. Yung kinuha guys, sold yon. So merong bumili. Dami sa mga sungkulan. What really caught our eyes is yung Epipremnum na marble guys, kasi meron nga kaming epi sa bahay pero elbow yon. So hindi kami basta-basang nakakakita ng ganito. So they have a matured form here and naka-trail pa. So this one, so I think parang almost variegated siya. Pero ayan, basta maraming puti sa leaves niya. This is worth 15k. Naka-plastic pole siya guys. So if you are interested to get a pole, something like this, so ilalagay ko na lang yung link down below kasi nasa Shopee lang po siya. So kung mas bet yung bumili and wag nang gumawa, so order kayo sa Shopee. Usong-uso ang mga variegated sa booth na to. Kaya na Ma'am Suset pareha to guys. Message to them. Nasa link lang din dito sa screen ilalagay. So yung White Princess na to, meron ng pink guys. So ayan, yung White Princess kasi namin hindi ganyan yung variegation. But I'm so happy to look at that, na ganyan kaganda. This one I think is an aglonema or a dumb cane. So yung variegated Peru guys, up until now sobrang mahal pa din. With 4 leaves, 4,000 pesos. So sa inyo ba mura na? Merong White Wizard dito. So yung baby White Wizard guys, and this one I think is an Aurea, Monstera Aurea guys, sobrang ganda. Or Aurea nga ba to? Basta yung yellow kasi na variegation is Aurea. Meron si Jesse Duterte nito, nakita ko, kakapost lang. Magkamukhang magkamukha talaga. This one is 15k. Ayan, di talaga gumagamit ng soil oh. And this is another variegated, yung variegated ZZ guys. Anyway, naglilipot lang din kami kasi baka makakita kami ng vitamins dito kasi nga paubos na rin yung vitamins namin. Let's see. So, variegated sensation guys. Sobrang ganda. I hope to have one soon someday, manifesting for a variegated sensation. Ito guys, variegated money tree. Usually, siniship pa to outside Bohol or from outside Bohol to, pero I don't know if sila ba yung nagtanim talaga nito kasi kadalasan sa mga nakikita ko guys. Another form of Monstera na variegated pa din. So ito yung Thycon guys. Makikita nyo naman yung difference dun sa Monstera kanina. So ganyan yung itsura niya. Tingnan natin kung magkano. Lapit natin. So this is 8,000 pesos. So mas mura siya kesa dun sa Aurea. So mas mahal talaga yun kasi narinig ko yung bentahan ng Aurea before aabot ng 35k kahit hindi pa ganun kalaki. So magkasabay lang talaga pag merong mga plants, merong available na madaming pots. Marami ding mga maliliit na mga plants dito guys, just for those of you na wala masyadong space sa bahay. Yung mga cacti, succulents, ang dami-dami, yung mga plants na hindi na kailangang lumaki. Meron ding spaces na for aglonemas talaga. So we will just check that out later. So dito tayo sa vitamins, merong Osmocote and Furadan dito, pero hindi branded yung 14-14-14 namin. Remember that? Murang-mura lang yun guys. Kindly click the link down below kung sa Shopee mo bet bumili. So ayan, meron namang Black Cardinal dito. I think this one is yung dito talaga pinalaki, pero hindi ko alam kasi magkamukha na pag lumaki na talaga yung mga cardinals guys. So they have aglonemas here. Matataba din naman yung aglonemas nila. Etong Pink Valentine, nasa 350 pa din pala to.
So, ayun, ilagaan natin yung mga aglonemas natin sa bahay. Baka kasi iniisip nyo, not saleable na. Well, take a look at this, guys. Naka-display pa din. Ito is another epi, guys. Pero hindi pa matured yung form niya. Nagtitrail na siya. So, you really have to wait for quite some time para makitang matured na matured na yung ganyan. They have paraiso verde. Up until na wala kaming ganito. So, okay lang siguro kasi ipupull pa yan. Lipat naman tayo dito sa iba, guys. Parang napahaba na yata yung pamamasyal natin dito. This looks like a mother type. Sobrang ganda ng variegation. Ito ba, balik yan. Ano yun, ma'am? Ah, alira. Ah, yung kuwara, yung mga riso ni Agikan. So, for reference lang pala to, hindi binibenta. Yung binibenta is yung mga seedlings lang. Etong mga ganito, guys, na tumubutubo naman. Pero, sobrang mahaba-habang hintayan. Meron nga kaming ganito na up until now, hindi pa din ganun kalaki. So, these are cardboards naman. So, I am seeing a garden net, guys. Let's check it out. Magkano kaya? 70% and 6 feet with 150. Okay. Kung mas bet nyo, mas mura, guys, sa Shopee kayo kasi makakamura talaga. Ang tagal din namin na miss out ng ganito, guys, hindi na kami nakakapunta sa mga expos or somewhere na merong nagbibenta ng mga plants. This is the first time this year. So, half year nang lumipas. June na ngayon. So, ngayon lang kami nakapunta. Ayan, marami silang for souvenirs yata. Ito mga lucky bamboo, guys. Or, ewan ko kung saan din sila ginagamit. So, another set of vitamins are here. Ito yung mga vitamins na pwede nyo ding mabili sa Shopee. Pero they also have it here kung makakavisit ka sa Island City Mall. Ang sayang mamasyal dito kapag meron ka talagang extra budget. Because if you are a plantita, hindi ka uuwing walang dala. Kasi for sure, meron at meron kang mahahanap na good deals. Even your dream plants, guys, pwede kang makipag-negotiate. Kasi baka kaya nilang ibigay at a price that you can afford. Kumusta naman? Itong mga cobra ferns na nakikita ko dito sa gilid. Ang swerte-swerte ng mga makakabili nito ngayon. Kasi talagang bumaba yung presyo nila, guys. Itong nasa dulog, ganyan pa yung nabili ko, guys. And with lesser leaves, guys, 1,000 pesos noong 2020. So imagine gaano kalaki yung binagsak ng presyo. And finally, I found an epi albo na malaki-laki na. Ito pala talaga yung itsura pag nag-mature na. So if you remember, nag-upload kami ng video about that. Yung sa amin, baby pa, guys. I do hope to see na mag-mature din na ganyan yung itsura soon. So ayan, ang gaganda. And ito, I think is a red cardinal or Macaulay's finale. Hindi din ako sure. Yung may comment down below, wala kasi pangalan nakalagay. Pero yun kasi, mukha siyang Macaulay's, guys. Mukha din siyang cardinal. Ito naman, Sir Sisters Mirabilis Crystal Hope, if I'm right. Merong tricolor na aglonema dito, guys. Up until now, hindi pa din ako nagkakaroon. Sana soon, no? Meron ding pink valentine. Ang gaganda ng mga aglonemas na andito. Ang ganda talaga ng aglonemas pag nilipat sa white pots. So, I'm planning to do that soon. Kaso, wala nga lang matinong mapaglalagyan yung sa amin. Ito kasi magandang naka-display talaga. So, another epi. Ang daming nagda-display ng mga variegated na epiprimnum today. This one is something that I do not know. Ano kayang plant to? So, if kilala nyo, guys, please comment down below. Ayan, Pride of Manila. Meron akong ganyang aglonema. They have Golden Miliona. In memory of Layton sa Golden Miliona ko. Wala na talaga, guys. Wala nang natira. So, if you remember, we keep on fighting about that plant. Pero wala. Wala talagang nangyari. Better luck next time. So, meron silang Warsiwizii, guys. Meron kami nito sa bahay and hindi na napapropagate. Meron din palang naka-display na milyonas dito. So, malapit na kasi tayo sa stage, guys. And itong mga plants, wow, meron pang naka-fairy lights. I don't know what type of plant are they. Mga variegated na hindi ko na mabasa. So, most of the displays that are here from Mary's Rare Succulents, mga succulents talaga, yung mga perfect na i-collect kapag plantita ka pero wala kang masyadong space sa bahay. They have variegated African Dalisay. Meron ding mga Calatheas, guys. I forgot to mention na madaming Calatheas dito. It's just that yung Calatheas hindi masyadong gusto yung garden namin kasi mainit yung garden namin, guys. Mas gusto nila yung malamig-lamig. Alo, another Golden Miliona. Talagang ay, kailan ba ako magkakaroon ulit? Sana yung healthy, stable na and wala nang aatake. So, in memory of late talaga. As in, namimiss ko yung milyona na yon na lumaki na sana. Meron din palang big billies dito. Saka cardinal na din.
So talagang mga like ko yung mga plants na yan. Itong malaki na ako, Big Billy, ganito talaga. Another cardinal, guys. Ang ganda. So, if nakikita nyo, palapit na kami ng palapit dito sa stage. Kasi dito namin nakita yung malaking Florida beauty. So, we are going to check it out personally. Kasi ang laki na talaga, guys. Pero 70,000, which is this one, naka-pole na siya. Tingnan nyo din yung pole, guys. Yung pole niya gawa sa plastic. So, sa mga nag-hello to rust fungus, if we are going to use something na metal, then siguro naman wala nang fungus sa plastic. So, merong plastic pole kasi na available sa Shopee, guys. Ready-made na siya kung ayaw mo nang ma-hassle na gumagawa pa ng pole. So, ayan. Meron ganito yung itsura, guys. I found it on Shopee. So, click the link down below para makabili ka din. Ganda talaga ng Florida beauty na to. So, ganyan kaganda yung variegation, guys. If you have mint at home or Florida ghost, whatever you call it, kompletuhin yun na. Ilapit ka na lang din kayo sa itsura ng pole. So, ganyan siya, guys. Plastic, tapos merong mga butas-butas. So, if bet mong bumili, so ready-made na yan, lalagyan mo na lang ng coconut fiber, or if feel mo na gamitin yung pet moss, then go ahead. So, ilapit ko na lang kayo sa green bowl na aglonema. So, meron akong green bowl, diba? Finiflex ko. Masaya ako kasi hindi siya common na aglonema. Yun lang naman. Tapos, meron ding iba dito. Wow! Ano to? Variegated ring of fire yata. Tapos, eto guys is a goldie eye, if I'm right. So, ganyan. Ganyan yung itsura niya. Kumakahoy yan. So, lumalaki. So, if maliit lang yung space mo sa bahay, stay away from that kasi mamumroblema ka lang. Ito is lamayoy, if I'm right. Tapos merong malaking white wizard dito. Ayan, sobrang laki na, guys. Pwedeng-pwede nang i-cut. And mga Choco Empress. So up until now, yung Choco Empress na andito sa amin, wala pa ding bagong dahon. So that's the sad thing. So ayan, guys. I think na-tour ko na kayo dito sa Plantorama. Meron talaga kaming planong gawin today. It's just that tinawag kami ng mga plants. Syempre, dahil mahilig tayo sa plants, talagang napapahinto. So guys, if you are from Bohol and baka kagala ka dito sa Island City Mall, they are open from 8:30 a.m. to 7:30 p.m. up until June 18, 2022. So yun lang naman, guys. And I'm happy na napasyal ko kayo. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Plantzilla Bohol. Please don't forget to like and subscribe.